Lapatid sweto. Very excited ako itong umagang ito kasi tumawag tayong rider na magdadala ng mga ibon ni Pacner. Ayan, nakakuha siya kay Ex Machina Official. Ayan, dalawang ibon na naman yung tinamaan ni Pacner. Kaya shoutout sa'yo, Pacner. Napakaswerte mo talaga sa mga Ex Machina birds. Ano? So tara guys, ano? Parating na yung rider. Tumawag na. Let's go! A few moments later. So ito na nga guys yung ating Ex Machina birds. Ayan, nagpicture-picture kami ni brother yung nag-rider nito. Ayan o. Oh. Oh, natapo na yung ano to. Alan Barcon, Dasmariñas, Cavite. Ex Machina Official YouTube channel. Shoutout sa'yo, idol. Nakadali naman si Pacner. Pacner, ito na yung mga Ex Machina birds mo. Tara guys, isang box na natin sila. Baka yung box pang iba. Let's go! So, eto na nga guys yung ating unboxing moments dumating ng mga Ex Machina Official YouTube channel. So, congratulations kay Pacner. Ayan, tumama rin siya sa ending ng Idol Ex Machina. So, nag-perso na naman to sa mga alarcon loplies natin. Ano? So, eto, unahin natin tong isa. Hindi ko pa alam kung ano laman ito. Ayan, nakalagay yung, ayan, ito, red check, white flight. O, malamang, ano to, inbrex line to. Kasi red check eh. O, eto na, red check guys, grabe. Ay, grabe guys, untindi. O, Ex Machina bird oh. Naka-personal band. Ex Machina YouTube. 005. Ayan o, Ex Machina Official YouTube. Eto na guys oh. Ay, grabe, ang ganda naman ito oh. Pulang-pula. Pag naglugon to guys, pulang-pula lalabas dito. Ayan o. Magpupula pa to. So, hanapin natin yung pedigree guys. Tingnan natin kung ano mga pasok sa linyaga nito. Ganda oh. Solid. Ang haba ng bagwis. So, dito ko muna siya ilalagay sa ating quarantine cage. So, sa may kasama ng mga inakay. Kasi inakay pa to guys. Tapos, bigyan na rin natin siya ng digestion plus. Ito yung kabalikat ng ano, ng power pills. Ah, ng power pills. Ng tawag dyan? Ideal pills. Dalawa agad, baka dalawahin pa ng iba. So, kukunin ko muna yung ano guys, ilalagay ko muna siya sa quarantine section. Kukunin ko yung pedigree sa loob. Nasa loob yung pedigree. So, ito na guys yung pinaka-pedigree ng ating inbrex line. Galing kay Ex Machina. Ayan o. So, Rodel Salazar. Ito si Pacner. Ayan. So, yung tatay niya, Stockbird. Galing sa full sip ng 305K ni JR Apo. Tapos nakapare sa inbreed German inbreed. Oh, yan para ito German inbreed galing naman dito sa mga pinagmulan ng mga German inbreeds din eh, no? Puro German inbreed so. So German inbreed cross 305K. Yun ang naging tatay. So ang line nila ay sa tatay 305K German inbreed. Tapos sa nanay naman inbreed Jansen Relax. O yun, grabe. Inbreed pala to. Tapos, Stockbird. Stockbird ng Sexy Victor. Jansen Relax din. Tapos, Jansen Relax yung magulang. Ayan, both great-grandfather and great-grandmother. Direct US bird. Mga Jansen Relax talaga. Ito yung pinaka-foundation, guys. O yan, nag-perso na naman sa local dog. So, kunin naman natin isa, guys. Para na nga, guys, yung pangalawang ibon. Yeah, ito, Ex Machina. Ayan, naiyak pa guys. Mas bata ito, naiyak pa eh. Laking ibon. Crying bading line. Ito yung crying bading line niya guys. Mas bata ito, barako. Ayan. Ayan, ganda. So, tingnan natin yung pedigree guys ha. Para at least eh, makita nyo yung mga bloodline nila Ex Machina. So marami na kaming Ex Machina. Tingin ko pang 10 na to kung di ako nagkakamali. Yan, sige. Kunin natin yung pedigree guys. Shoutout Idol Ex Machina. Dito na mga ibon mo. Solid. Ganda ng ipo. Young bird pa lang pero buong-buo na. So mas malaking ibon to kaysa dun sa naunang ibon na pula. Crying budding line. Tara check natin yung pedigree. So ito na nga guys yung pedigree ng isang ibon. Ayan. Blue check. Ayan siya. Rodel Ex Machina. So, ito ang kanyang tatay guys. Full sip of crying bading. Yung kanyang recently 2021 na first overall champion ng South. Ayan, crying bading. So, kapatid mismo yung tatay.
Oh, tapos nakapare siya sa super set winner ng PHA. Ayan. So, ang pinakapinagmulan, full sibling of 305K, nakakross sa mga line ng Inbreed Sexy Victor at Jansen Relax. So, nakapansin nyo, yun lang din ang lumalabas sa mga ninuno kasi yun lang ang pinapaikot ni Idol Ex Machina. Yung kanya mga Sexy Victor, Jansen Relax, Terminator, ayan, dito sa Lolo, ito naman galing sa Ampatuan line ni JR Apo. At saka si Lo Siang, ayan, anak ng mga Inbreed niya, ayan, may Jansen dyan, may Inbreed Terminator, Boy Happy, Pulsive of Second Overall SDR, YB. Ayan, kay JR Apo din yan, no? So, yun yung mga bloodline ni Idol Ex Machina. Ayan, shoutout sa'yo, Idol Ex Machina! Shoutout na naman tayo guys, ano, another batch na mga order sa ating Lazada store. Salamat sa Diyos sa mga bumili. Ayan, excuse me po. So, ito naman guys, ibubuko na ng Lalamove yung mga ibon na nabili ni Brother Agustin Apuli Jr. Ayan, nagawa ko na rin yung kanyang pedigree. Ito. So, check natin yung mga pedigree guys, ha, bago natin pakita yung mga ibon. So, lahat ng mga North Warriors namin is may pedigree yan kasi ako nag-breed. Pag ako nag-breed, siyempre nasa akin yung mga magulang. Eh, mapapakita ko sa inyo yung mga pinagmulan. Okay? So, ito, unang-una niyang binili. Blue Bar na Hen. Cabcom 885. Ang bloodline niya, ayan, si Pakitongo. Ayan, no? Direct Pakitongo to guys. Sa Pakitongo look talaga kinuha to. Tapos, yung pangalawa, yung Hen naman, yung nanay niya is Roger Florizon, grip bird sa atin ni idol ni Brother Arnel Cunanan. So, napanalunan ko to sa, ano, Top Pigeon Brotherhood. Raffle for ako. Ande, oh, raffle lang, raffle, hindi for ako siyo. Kasi, meron kaming grand eyeball sa Basra Loft. Doon kami nagkakatipon-tipon. So, yun yung blue bar na yun. Mamaya kukunin natin doon. Tatlong ibon to kinuha niya. Ayan, blue bar ulit na hen. Dalawang hen yung kinuha niya. So, ito naman, Jansen. Blue bar. So, ang tatay niya yung Jansen Arendong, anak ng mga imported ni Israel Lop. Tapos nakakross sa ito naman, Pure Line Jansen, galing naman sa Bio Research, yung kulay dan. Ayan, so sila magpares ng Pure Line Jansen at saka Jansen Island Born. Yan ang nilabas, blue bar na hen. Kukunin natin mamaya doon. Tapos tong pangatlo, ayan, grabe, pencil blue bar. Kung malala nyo, ito yung ibon na binenta ko, kaso kinansel nung nagpasingsing. Ngayon, sabi ni Brad, ano, Brad Ador, siya na raw ang bibili. So, binili ni Brad Ador to. So, kay Brad Ador to. Ayan, no? Basra line, no? So, ang bloodline niya, Basra 6 meters. Galing kay Brother Aris Takderas. Ayan. So, yung mga grand sir, grand dam yan, na kay Brother Aris, kaya wala akong pedigree niyan. Pero, yung mga yan, galing din kay Idol Richard M. Caparas. Basra Lop, direct. Ayan. Tapos, ito namang nanay niya, Basra line cross Jose Torres line. Ayan, blue bar, white flight yung nanay niya. So, galing naman to kay Barakiel Brothers Lop. So, si Barakiel Brothers Lop, ayan, buyer yan ni Idol Ex Machina, ay, ni Ex Machina, Idol RMC Richard Caparas, Basra Lop. So, bumili siya kay Idol Basra Lop. Tapos, binigyan niya ako ng anak. Ayan, nakakross na dun sa Jose Torres line niya. So, gift bird yan. Gift bird sa akin to. Bali, actually, hindi na ako nagpabayad ng delivery niya eh. So, parang ito na yung pinakakabayaran dun sa delivery ko. Ayan, kaya ang ganda pa naman ito. Kung makikita nyo ito, nandun sa taas ito, naka-condition na ito eh, kinukondition natin. So, ayan yung pinaka-bloodline niya, Basra line. Ayan, so tara guys, isa-isa natin yung mga ibon sa inyo. So, ito guys yung ating Basra line. Ayan siya. So, naka-AU Jets band to, tapos naka-personal bank ko. Kasi, pasingsing sa atin to, pasingsing, kaso nag-back out. Ayan, yung panahon na yon, pa nagpasingsing, hindi pa ako humingi ng down payment. Eh, siyempre, dun tayo natuto eh. Ngayon, naghihingi na tayo ng down payment pag nagpapasingsing. Kasi pagka nag-back out kayo, para yung pagod ko, hindi naman masayang, ano? So, yun yung pinaka-down payment. Hindi nyo na marirepan yun kasi yun yung pinaka, ano, parang sa istorbo ba? So, ito, anyways, ito yung pinaka-ibon, guys. Ayan, malakas yung ibon. Ayan. Pencil blue bar siya. Magandang ibon talaga to. Ang ganda ng mga pakpak. So, panlaban talaga namin to. Ayan, binili to ni Brother Ador sa akin para ilaban. Kaso yun nga, na-cancel naman yung race. Ayan. So, baling kinita yung katawan ng mga Norte natin. Kasi naronda pa to sila. Pero pag pinataba nyo to, sigurado yan. Ang ganda ng katawan nito kasi bilog na bilog siya. Oh. So, meron lang siyang killbone ngayon kasi naronda to eh. Ganun yung mga pliers natin guys. Hindi masyadong tumataba. Wala pa tong anak. Binata pa to. Kasi medyo late born to eh. Mga nasa ano bang birthday nito. Ayan, March siya pinanganak. So, kung 12 ngayon, nasa 8 months, 9 months pa lang siya.
Huli na to guys, yung mga hunyahabol lang to eh. Normally yung mga norte natin, pinanganak yan December, January, February. Ito lang yung pinakahuli. Kunin ko naman yung dalawang hen guys. So ito naman yung ating unang hen. Si 885, ang bloodline niya is Vandenbroek. Direct pakitongo. Rosa Roger Florison, bloodline naman ni Brother Arnel Cunanan. Ayan o. Ang gandang hen ito guys. Swerteng-swerte talaga yung mga nakauna. Ayan o. Ang ganda ng pagkapakpak niya guys. At tutulis o. Parang long distance o. Ayan. Shout out sa'yo Brother Agustin Apuli Jr. Ikaw ang nakauna nito. Buti na lang, mabilis ka. Ayan. Actually guys, ang presyo natin, yung Basra dapat 4K yun. Pero dito 3K na lang. Kasi medyo binawasan ko yung presyo. Kasi nga, kailangan maiasal yan na kagad yun. Kailangan maubos ka agad yun. Kasi pag hindi, magtatambak tayo ng mga ibon. Hindi naman ito may lalaban na. Ayan. Kaya una-una na kayo dyan guys. Ang young bird ko is 3,000 na rin. Kumbaga, eto, ang dami ko nang pinakain dito sa mga to. May vitamins pa. May training pa to guys. Kung naalala nyo, kasama to sa mga training natin sa Riyaya. Oh. Kaya may gastos na talaga tong ibon na to. So, good luck sa'yo, Brother Agustin. Pabrik na talaga to. Ang birthday nito, ayan, December 27. So, mag-iisang taon na siya sa December 27. Kunin natin yung last. Ito, last but not the least, ang bloodline nito is yung Janssen natin. Janssen pairing. Ayan, oh. Gandang ibon, oh. So, babae to, guys. Pansinin nyo, parang may sinusubuan yata to. Kinuha ko na lang. Ako na lang magsusubo dun. Arendong tsaka Bio Research. Janssen Arendong tsaka Janssen Bio Research. Napaka solid naman na to. Ayan. So pansinin nyo yung mga katawan ng ibon, punong-puno pero meron siyang kill bone dito. Indication niya na lumilipad yung ibon. Alam niya naman lipad ng ibon na to. May training na to mga kalapatid. So ikaw nang bahala mag-condition brother. Breed ko sila doon. Hinayaan ko lang sila mag-breed. Hindi talaga sila kinondition para i-breed. Tsaka yung patoka nila dati, puro pliers mix. Ngayon, binago ko na kasi may mga inakay na ron eh. Tsaka bihira na lang din ako magparonda. Pinapataba ko na sila para pagdating sa inyo. Ayan, busog na busog din to. Pagdating sa inyo, hindi na kayo mahirapan. Pero ang pinaka-advisable is i-condition nyo pa rin sila. Pahinga nyo ng konti, tapos latagan nyo ng programa ng conditioning. Okay guys, salamat sa Diyos sa brother, kay Brother Agustin Apuli Jr. Siya yung unang papadala natin ng ibon. Ewan ko lang sa susunod ng mga araw, meron ng mga... May ari yung mga ibon doon. So, papadala ko na rin doon. Bablog din natin. Let's go! Amay ulit. So, total naman guys. Eh, nag-unbox na tayo. Ito, papakita ko rin sa inyo itong imported US bird natin. So, ito yung ibon guys. Oh. Unbox na rin natin siya. Alphonse Class yung kanyang bloodline. Galing kay Brother Bernardino Kidlat. Ayan. US of A. Sa California ito sa Fremont. Ewan ko. Ito yung pakpak niya guys. Ano? Babae siya, hen. Ganda oh. Sana magamit natin siyang breeder. Ewan ko lang kung mayahabol natin siya ngayon. Pero mga 3 days lang iakit ko na to sa taas. Ganda ng bagwis guys oh. Panalong-panalo ang kinis. Sobrang kinis ng ibon. So ganito yung mga US bird guys. Sobrang gaganda ng katawan. Sobrang bilugan. Tsaka yun nga, siyempre condition na condition. Mahirap naman kung ipadala nila. May sakit, mahirap, sayang ang shipping. Shipping pa lang guys, worth 5,000 na per ibon. So kailangan pag magpapaship kang ibon galing doon, talagang dapat super healthy. Kasi bloodline, matatindi talaga bloodline doon. Pero kailangan healthy talaga ibon. Katulad nito. Ayan. Kasi pag hindi healthy guys, sayang yung shipping. Mamamatay lang din sa biyahe. Kasi minsan 2 days yung binabiyahe. Hindi nakakakain, kaya kailangan matibay yung ibon. Ayan o, oh. One piece tail oh. Yung mata guys, yun yung mata. Yellow eye. Para may pagka golden eyes pa nga eh. Tignan natin ah. Ayaw tumutok eh. Ayaw mag macro eh. Pero anyway, solid na ibon. Shoutout sa'yo brother Bernardino Kidlat. Ito na yung iyong ano sa akin, pinaha shiner na ibon. Nanalo tayo sa The Donatics. Good luck sa atin. Sana magtamasa tayo rito. Let's go! Ito guys, ano, meron na naman tayong bisita rito. Ayan, oh. Nakatambay siya. Hindi ako nagpawala ngayon guys kasi sobrang busy natin maglasada at saka mag-deliver ng mga ibon. Ginawa ko sila ng pedigree. O, poklat siya, may poklat. Ewan ko yung ating ibon to. Tignan natin guys ha. Ah, walang sing-sing. Walang sing-sing guys.
Ayan siya guys, oh. Walang sing-sing guys, hindi sa atin to. Ang laki ng pork na to. Baka inabol na siya ni ano. Ng, eh, ang ganda nito guys, oh. Tinan nyo. Johnson Relax, oh. Idol Sagrilop TV. Ito yung nakuha ko sa'yo na Johnson Relax. Oh. Binatilyo na, pwede nang gamitin. Ayan. Ayan yung kulay pula guys. Ayan yung Red Fox Johnson ni Idol Godfrey Roland. Ayan. Oh. Tapos etong isa naman, Viberman ni Idol Dennis Ponce. Kabrother ko yan. So, gawin natin siya. Shh! So meron tayong tropa na naggustong magsoli ng ibon. Naka personal bangko daw, nahuli niya sa Bebandang Pasay, 735. Yung ring band number. So sa mga nanalo sa raffle ko, taga Pasay. O kung sino man ang nawawala ng 735 yung dulo. PHA yun, kulay pink. 735 yung dulo. Ayan, baka sa inyo yun. Sabi ko sa kanya, alagaan na lang niya. Hindi ko maalala kung kanino ko na ibenta yun o na paraffle eh. So, pero saludo ako sa'yo, brother. Ayan, kasi kinontak mo talaga ako para may soli yung ibon. Kaso yun nga, hindi ko kalala kung sino may-ari. Check ko sa record, hindi ko makita. Pero kung nawawalan kayo, kung nanalo kayo ng raffle sa akin, baka sa inyo yun. PM nyo lang ako. 735 yung dulo, mga kalapatids. Para baka sakaling i-contact natin siya, tapos baka mag-usap kayo kung paanong mababawi yung ibon. Okay, guys? Saludo ako sa'yo, brother. At saka nga pala, happy birthday kay brother Freddy Concepcion. Ayan, mega shoutout sa'yo, brother. May you have more birthdays to come, Idol Freddy Concepcion. Let's go! A few moments later. Ito na nga guys, yung ibon guys. Ano, ayan, no? So, nahuli ko siya dito sa bandang ilalim. Ayan, no? Nangangain-ahain siya dyan. So, ito. Si Pokmat siya, oh. May Pokmat sa ulo. So, wala siyang sing-sing guys. Hindi ko alam kung kanyo natin ito ipamimigay. Yun, walang sing-sing. Hindi natin malalaman kung kanino to. So, ibibigay ko na lang siya sa mga bata doon na ano, na nangihingi ng kalapate. Yung gusto mag-alaga. Ayun, ang ganda, oh. So, parang ano din siya. Pangarera din yung mukha niya. Hindi naman siya, ano. Hindi naman siya native. Ang ganda nga. Puting-puti yung ilong, oh. Tsaka maganda yung katawan niya. Hindi pa siya masyadong payat. So, baka ang istorya siguro nito, baka galing karera to, tapos tinanggalan ng sing-sing, tapos nakawala. Kasi buong-buo pa rin yung pakpak niya, oh. Wala naman siyang, siguro yung buntot niya may bawas-bawas, oh. Pero baka sasabi ko, okay naman yung ibon, may pokmat lang. So hindi ko na siya papatagalin pa guys, ano, bababa ko na siya dun sa baba. Para at least ipamigay sa mga bata. Oh guys, gusto mo kalapate? Ito, nadakma ko. Oh, yeah. Hello, kalapati. So, bibigyan natin sa mga bata to. Para at maalagaan siya. Kasi wala namang tayong maparaan para ma-trace kung sinong may-ari nito kasi wala siyang sing-sing. So, doon na lang sa mga bata to. O baka sa kapitbahay lang namin to kasi dito wala naman ding mga sing-sing kalapati nito. Tsaka yun ang taga doon nag-aalaga doon. Wala naman mga sing-sing kalapati niya. Kaya baka kanila din yan. Pero hindi kasi pag gabi na uuwi na yung kalapati. So yun nga guys, ano, nakapwesto na tayo, mag-i-edit tayo sa ating mga pinagagagawa ngayong araw. Anyway, shoutout natin si brother Jeff Neji. Ayan, tama ba yung pagkakapronos ko, brother Jeff? Ayan, so nag-down payment na siya dun sa isang ibon natin. Ayan, na puti. Ayan, Tacloban White cross Dubai Black. Ayan, congratulations sa'yo brother, ikaw nakapag-reserve niyan kay 669. Ayan, so natanggap ko na yung GCash payment mo. Saka, abangan nyo guys, ano, medyo nagmamadali na tayong i-dispose yung mga ibon natin. So ngayon magpapa-spin a wheel tayo. Hindi ko maharap yung ending. So siguro spin a wheel na lang din. Sobrang busy natin, mahal. Pero salamat sa Diyos sa lahat ng sumusuportang tunay sa Larkon Love, sa lahat ng nag-avail sa ating Lazada 12-12 hanggang 12-13-12-14. Ayan, ang daming umorder kaya sobrang busy natin. Asahan nyo mga kalapatid, tuloy-tuloy yung ating mga parapol bilang pagtanaw ng utang loob, na loob sa inyo sa lahat na sumusuportang tunay sa Larkon Love. Okay? Abangan nyo ating spin na wheel guys. Ano, balik. Titignan ko tatlong, apat na ibon o limang ibon yung ilalabas ko dun sa mga prices natin. At yun nga, sana supportan nyo rin yun. 130 lang per slot. Grabe, sobrang mura na nun. Yung mga tigay 3,000 dun, di nyo naman kukuha 3,000. 130 na lang. May chance pa kayo manalo. Okay? Hanggang sa muli, mga kalapatid, ko na tapusin ang ating video for today. At syempre, kung di ka pa subscribe,
subscribe mo na yan. Like, share, comment, kapatid. And as always, ingat na naman tayo ng Panginoon. Bye-bye you!